Kamusta mga kabiboy? Gusto ba ninyong ma-shoutout sa ating mga videos? Pwes, i-comment nyo lang sa baba ang inyong full name using the hashtag ILoveBGSTV. At baka malay ninyo, kayo na nga ang ma-shoutout ko sa aking mga future uploads. Dahil nga natalo ang ating Gilas Pilipinas kontra sa Kazakhstan, ay must-win situation na nga para sa kanila kontra sa Iran. Pero kung matalo ang ating Gilas squad, alam nyo ba kung ano ang mga posibleng mangyari? Kaya sa ating video, mga kabiboy, ay pag-uusapan nga po natin kung ano nga ba ang mga posibleng mangyari kung matatalo ang ating Gilas Pilipinas kontra sa Iran. Pero kung bago pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka. So, let's begin this video. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ay bigo nga pong talunin ng Gilas Pilipinas ang Kazakhstan sa score na 88-92, 4 lamang ng Kazakhstan. Pero ma-share ko lamang na bago pa man tayo maglaro, ay natalo nga muna ang Iran kontra Australia. At natapos nga po yan sa score na 76-47, tambak ang Iran ng 29 na puntos. Kaya naman nananatiling dikit ang standing ng magkabilang kupunan. At kung suswertihin man tayo bukas, ay magtatabla nga sa 6-4 ang standing ng magkabilang kupunan. Pero kung mamalasin, ay bababa nga tayo sa 5-5, kung saan ay magdidikit-dikit nga tayo ng Team Japan na may 5 win and 4 losses at ng Team Kazakhstan na may 4 win at 5 losses. Pero lahat ng sinabi ko ay nakadepende nga sa laro bukas ng Kazakhstan kontra sa Japan. At kung mananalo nga ang Kazakhstan bukas at matatalo naman ang Team Pilipinas, ay magkakaroon nga ng triple tie sa pagitan nating tatlo. Kung saan sa tingin ko nga ay hindi magiging magandang sinyalis iyon. Kung saan magkakaroon nga ng tinatawag nilang quotient system. At hindi nga magandang sign iyon dahil nga baka maudlot pa ang ating ticket papuntang World Cup. So habang maaga pa nga ay sabay-sabay tayong magkasal para sa ating Gilas Pilipinas. Para makuha na ang inaasam-asam na ticket papuntang World Cup. At bago ako magtanong, nais ko lamang batiin sila Nico Pableo, Alejandro Daet, Jericho Belza, Jesse McDon, at si Gabriel Rico Realce. So ang tanong ko sa inyo mga kabiboy, bakit mo mahal ang Gilas? So please comment your opinion down below at iisa-isahin kong basahin yan. And once again, this is bobgamestyletv saying bye-bye!